Mga kabarangay, nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, again, George R. Vlogs, pakisubscribe lang po. At saka magandang araw sa ating lahat, saan man tayo sa mundo. Ang mapapanood natin at mapapakinggan natin ngayon ay tungkol kay Sandro Marcos. Kung paano siya bumanat para matauhan yung mga bumabati ko sa kanya. Nagsasabing mayabang daw siya at kung nagsasabing katulad ni Charis Pimpinko, katulad ni Isko Moreno. Ito, panoorin natin itong video ito, okay? Tapos mag-comment kayo sa bandang ibaba pag kung anong masasabi nyo para sa ganun ay malaman natin kung talagang sino si Sandro Marcos. Again, salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe. George R. Vlogs. Maraming salamat po. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat na nakahanap kayo ng oras para pumunta dito ngayon para sa orientation nyo. Ako, video na ako, baka makakarating yan sa TikTok na naman. Pero, unang-una, palakpakan naman natin ang aming mahal, ang aming minamahal na Governor, si Governor Matthew Marcos Manotong. At alam niyo ako, pag sinasabi niya na ako ay mas matalino, ako ay mas gwapo, huwag kayong makinig sa kalokohan na yan. Alam lang niya, napikon ako dahil mas matangkad siya. Pero nandito po ako para ipakita ang aking suporta, hindi naman sa lahat ng mga SPES beneficiaries, kundi sa lahat ng mga magulang na nandito na tumutulong po sa kanilang mga bata at pumayag na gawin nila itong programa na ito. Itong SPES program po, hindi lang sa tourism, kundi sa iba't ibang mga department ng PGIN. At tama po ang sinabi ni ko na napakahalaga na gawin niyo itong lahat. Hindi lang para matuto kayo kung paano po magtrabaho, kung paano maging masipag, para malaman nyo din kung ano ang gusto nyong gawin pagkatapos yung mag-graduate, kung saan kayo interesado. Kaya napakahalaga na programa ito. At 29 days. 29 days of work. 20 lang. Okay. Kala ba 29? 20 days kayo magtatrabaho. Marami sa inyo na sa senior high school, na sa college na. Kaya ito po ay isang opportunity, hindi lang ang kailangan gawin ngayon. Kung ipagkatapos, kung hindi kayo interesado sa department. Ang galit talaga. Kung hindi kayo interesado sa ginawa nyo nung 20 days na yan, pwede naman kayo pumili ng ibang department at gawin yung programa na naman. Pero pagkatapos ng 20 days na yan, magkakaroon din kayo ng sahod na 10,700 pesos. Tama ba yan? 10,400, sorry, nagtagdaw ako ng konti. Pero, malaking bagay yan, lalo na ngayon na may pandemya, sana naman huwag nyo lang igastos lahat sa isang araw o kayong mag-shopping-shopping, sana itipid nyo din yan. But two-folded po ang programa na yan. Hindi lang kayo matutunan kung paano magtrabaho, kung paano maging kasipag, kundi paano din gumamit ng pera and how to save properly. Kaya alam naman natin, malaki ang gastos ng eskwela, kailangan nyo ng supplies, kailangan nyo ng mga aklat. So doon nyo dapat gamitin ang inyong mga sahod. Pero nandito din ako para humingi naman din ng konting tulong sa inyong lahat. At alam nyo naman, nandito ako bilang isang kandidato para diputado ng unang distrito ng Ilocos Norte. Alam ko naman, may I think 76 na nandito na hindi taga unang distrito, pero kailangan ko talaga kahit ano, humingi ng konting tulong. Pati rin sa mga magulang ko na nandito, gusto ko ipakita ang aking sarili bilang isang tao na gustong tumulong sa aking probinsya ako. At ang aking tulong ko, ang kulit. Pero ang aking tulong po ay magsisimula sa lahat ng kabataan, sa lahat ng mga estudyante ng ating probinsya. Ang gagawin namin ni Gov
ay sisiguraduhin natin na mas nadami pa ang aming mga scholarships, mas nadami pa ang aming mga programa katulad sa SPES, dahil ngayong panahon ng pandemya, kailangan na kailangan talaga natin. Pero nandito din ako, katulad sa sinabi ni Inigo, para umikot din at humingi ng suporta, hindi lang para sa akin, hindi lang para kay Gov, kundi para sa susunod ng Pangulo ng Pilipinas, ang ating tatay, si Bongbong Marcos. And of course, hindi lang dapat solid Bongbong Marcos, kundi solid Sara Duterte for Vice President ako. At ang maisasabi ko naman sa inyong lahat na nandito, kung magkakaroon tayo ng isang Pangulo ng Ilocano, ng isang Pangulo na gustong tumulong sa probinsya ng Ilocos Norte, at bibigyan niyo ako ng pagkakataon para magipagserbi sa ating probinsya, para magipagserbi sa unang distrito. Ang pangako ko po sa inyong lahat ay mas lalaki at mas nadami ang tulong na may ibibigay namin ni Gov, na ibibigay namin ng tatay ko na si BBM at si Senadora Amy, mas nadami pa ang tulong na may ibibigay namin sa inyong lahat. At ako, alam nyo, sa totoo lang, tignan natin kung mananalo tatay ko. Kukulitin ko siya para mang 20 days yung trabaho, hindi lang 10,000, baka magiging 15,000, 20,000 na. Pero yan apo ang aming pinagtatrabaho ngayon para mas nadami pa ang tulong na may ibibigay natin. At sana naman po sa susunod na halalan, hindi lang tayo solid Bongbong Marcos, underlying solid Sara Duterte, underlying solid Gov Matthew Marcos Manoto, kundi solid Sandro Marcos din apo. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa inyong lahat na binigyan niyo ako ng pagkakataon para makipag-usap sa lahat ng SPES beneficiaries nandito ngayon, sa lahat ng mga magulang na nandito. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Diyos unay, Tiagdina, Agbiag, Ilocos Norte ako. At sa lahat ng mga bata, sa lahat ng mga estudyante na nandito, huwag kayong mahiya na lumapit sa akin para sa picture, ha? Nandito na ako. Naku, ang dami ko na makikitang TikTok mamaya. Pero, hindi, yan lang po. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Mag-ingat po, and of course, good luck sa 20 days niyo of work. Good luck to your studies, and good luck on all your future careers. Mag-ingat po kayo lang. Sa mga PJN family ko, of course, from CMO and OBAC, magandang hapon. And of course, to my dearest kasinsin, si Sandro Marcos. And most importantly, nandito po ang 300 SPES beneficiaries and parents. Magandang hapon po sa inyong lahat. First and foremost, gusto ko lang na... Ano yan? Bubong. Okay, kailangan na yata ng bagong bubong dito. But gusto ko lang magpasalamat sa inyo, no? We know itong SPES, itong special program for the employment of students ay isang programa na inumpisa ni Senadora Amy, no? For our youth and our seniors to participate, especially sa turismo, no? Kaya we're very proud to have you guys as our ambassadors of Ilocos Norte. Kaya naman, importante po that we make sure that everyone who visits Ilocos Norte will have great memories, no? And alright, galit, no? Galit yata yung bubong sa atin. But it's very important that everyone who comes to Ilocos Norte, maganda, no, positive ang experience at reviews.
and that starts with yung mga tao na nai-meet nila. So that starts with you. So we're very glad, proud to have you guys as our ambassadors. And please know, talagang importante po ang ginagawa po ninyo. And I encourage all of you na ituloy nyo lang yung pag-work, no? Pag may break sa school, it's always a good idea to stay active and to work and to experiment. Para alam nyo rin kung ano po ang hilig nyo. So after school, you will have enough experience to know what you want to do with your career and the rest of your life. Kasi as we all know, school is not the end. It is the means to an end. No? So let's think beyond our graduation and let's think ahead and let's look forward to what we plan to do. No? But today, I'd like to congratulate all of you. At gusto ko lang magpasalamat sa mga parents po natin. Thank you for supporting our kids. Palakpakan po natin ang parents po natin. And of course, habang may pandemya, it's even more important to have programs like this. And we're seeing na medyo bumabalik na po ang turista dito sa Ilocos Norte. So, with your help, tuloy-tuloy po yan. Unang-una,